Alright everybody, what is up? It's me, Antality, and for today's video, oras na nga para i-showcase natin yung nakuha nating secret unit, isa sa pinakamahirap na makuhang portal na si Dragon Wizard, our third secret unit na si Dragon Wizard, aka hindi ko alam kung anong anime ito. But yes, ito na nga. Oops, yeah. Oras na nga para i-showcase natin yung Dragon Wizard natin. So, pangatlong secret unit nga natin yan, si Dragon Wizard. So, ang stats ko kay Dragon Wizard ay A damage, A minus damage, at B range. So, yung range rin to, ayusin na lang natin yan. Pag inibaw natin to, guaranteed wala tayong S. So, punta na tayo sa may infinite. At isa-showcase ko nga sa inyo ang ating bagong secret unit. Let's go! At ito na nga, nandito na nga tayo sa may windmill village. At dinala ko si Gojo para siya ang dumamage muna ng mga wave habang ina-upgrade ko yung mga farm units natin. So, isasummon na nga natin si Dragon Wizard. Lagyan natin ng VFX yan. There we go. So, oras na nga para i-showcase natin tong bagong secret unit natin na si Dragon Wizard. At ang unang atake niya nga ay Dragon's Fury na may base damage of 14,638, 7.3 seconds cooldown, at 34.5 range. So, ito ay upgrade 1 ng ating Dragon Wizard na merong tatlong hits. Nagtalabas siya ng tatlong fireballs. Ayan o. Booms! Tatlong hits po yan, mga kaibigan. Ngayon, i-upgrade na natin siya. Ang next upgrade niya nga, ang next skill niya ay Dragon's Beam. Ang Dragon's Beam ay merong 27,503 damage, 6.4 seconds cooldown, at 37.8 range. At nakikita nyo nga dito, nag-transform na nga ang ating secret unit na ang Dragon Wizard. So, para sa akin, sa nakikita ko, no, kung hindi ako nagkakamali, para siyang si Kaido. Dahil si Kaido ay nag-transform into Dragon Form. At si siya rin nag-transform into Dragon Form. Teka, cinematic natin yan. Ayan, di ba? Nakatransform siya Nakatransform siya, bilang Dragon Form niya, At nakabuga nga siya ng parang flamethrower. Kaya nga sinasabing, anong skill ulit ito? Dragon's Beam. Ngayon, i-upgrade natin siya sa Upgrade 5 na mayroong new attack Dragon Line. Ito nga ay ibang-iba doon sa mga nakita natin, no? So, ang unang skill niya pala ay Circle AoE. Pangalawa naman ay Line AoE. Ito naman ay Triangular AoE na merong tatlong atake din. Multi-hit naman pala, mga kaibigan. Meron nga itong 44,360 base damage, 8.2 seconds cooldown, at 42.1 range. Ngayon, i-upgrade na nga natin siya sa Upgrade 7, Dragon Slam. Dragon Slam ay full AoE, at ay kita nyo, ayan na, nagro-roar na nga ang ating Dragon Wizard na merong base damage of 49,683, 6.4 seconds cooldown, at 43.3 range. Diba o, parang lang si Kaido pero ibang kulay at may bulaklak. Ngayon, i-upgrade na ulit natin siya. Upgrade 8, Dragon's Twirl. Ang Dragon's Twirl ay merong base damage na 70,976, 10.9 seconds cooldown, at 42.1 range. At kung hindi ako nagkakamali, ito na nga ang last attack ng ating Dragon Wizard. Umiikot pa yung dragon natin. Nakikita nyo ba yon?
Ayan, oh. Oh, tornado. Umiikot ang ating dragon. So, balik tayo dito. Yan na nga yung last niya, guys. At sa last niya na Anibo ay meron siyang 79,848 base damage, 10.0 seconds cooldown, at 44.2 range. Ngayon, oras na para i-evolve natin ang ating Dragon Wizard at titingnan natin kung ano nga ba ang bagong atake na dinagdag sa kanya. Full AoE nga to, guys. Meron din siyang burn damage. Malakas na nga damage niya, may burn pa siya. So let's go back once na na-evolve na natin ang ating Dragon Wizard. At ito na nga, i-evolve na nga natin ang ating Dragon Wizard. Kompleto na po ang ating mga kailangan. Here we go, upgraded, evolved. So i-equip natin siya dahil gusto ko yung cosmetic nito eh. Ayan, wala nga tayong S, A+, A+, at B+ lang. Talagang panira yung B+ na range na rin, pero okay lang. Makukuha din natin yung S niyan, pero at least malakas pa rin ang ating unit. Ayan. Ano sa'yo, pakpak? Wala yung pakpak. Teka lang. Ganito na tayo eh. Yun. O, diba? May pakpak na nga tayo. Equip natin yan. Yun. See? May pakpak na nga ang ating itsura at may bilog-bilog pa sa gilid. Parang kala mo kasi si Kaido, pero hindi ko sigurado kung sino yan. Pero let's go! Infinite! At eto na nga mga kaibigan, ating mga loyal viewers. Andito na nga, na-evolve na nga natin ang Dragon Wizard natin na naging Dragon Mage. So, ang first attack ng ating Dragon Mage ay Dragon's Fury. Yun pa rin yung tatlong fireball na nilalabas niya na merong 17,685 base damage, 7.2 seconds cooldown, at 34.8 range. Upgrade natin sa upgrade 3, Dragon's Beam. Ito ngayon nagtatransform na siya into his Dragon Form. Pero wala siya dito, so I hope maayos nila yan. Visual bug lang naman siguro yan eh, no? Kasi as you can see, wala naman siya dito, pero nandito yung aura niya. So, meron nga itong base damage sa 33,226, 6.3 seconds cooldown, at 38.0 range. Upgrade na ulit natin siya. Dragon's Line. Ito nga yung triangular attack niya. Oh. Yung naglalabas siya ng tatlong atake. Yun, tatlong different na lugar na atake. No? Meron dito sa gitna, at meron dito sa kanan. There you go. Meron nga itong 53,591 damage, 8.1 seconds cooldown, at 42.4 range. Dragon Slam, ito na nga yung full AoE niya na merong 60,022 base damage na merong 5.4 seconds cooldown at 43.5 range. Upgrade na ulit natin siya, Dragon's Twirl. Ito yung full AoE niya na ipo-ipo na merong base damage of 85,745 with a 10.8 seconds cooldown at 42.4 range. Upgrade again. At ayun nga, meron nga tayong Dragon's Rat. So, antayin nga natin maging zero to para makita natin kung ano nga meron sa Dragon's Rat. So, ang Dragon's Rat nga mga kaibigan ay nakukuha natin pag na-reach na natin ng upgrade 10 ng Dragon's Mage natin. At itong ability na to ay nagdi-deal ng 600% of Dragon's Mage damage over 10 hits in a massive circle of full AoE. And has a cooldown of 90 seconds. So, pag ginamit natin yan, ayan. Boom! Ayun nga, ang Dragon's Rat. May bugang ganyan. Eto na nga, yun. Diba, parang dumagdag lang yung damage niya. Yun ang ibig sabihin ng Dragon's Rat, mga kaibigan. So, yun na nga. Na-max upgrade na nga natin ang ating Dragon's Mage. At meron siyang base damage na 96,463 with a 9.0 seconds cooldown at 44.5 range. So yun na nga, ito na nga yung showcase natin kay Dragon's Mage. So hindi ko alam kung saang anime ito. Ngayon, pag-usapan naman natin, no, buta tayo dito sa taas. Hindi ako makakit. Ayan, buta tayo dito sa taas ang windmill na to. Ayan, ayan ang background natin, no. Ayan. Ngayon na nga, oras na para pag-usapan natin ang pros at cons. Una, dun muna tayo sa cons.
So sa cons, unang-una, number one is mahal ang unit na ito. So meron siyang 500 gold para lang masummon mo siya, no? Pangalawa, yung upgrade cost niya. So sobrang mahal ng upgrade cost nitong Dragon's Mage. Wala alam biro. Napaka mahal ng upgrade cost, napakamahal pa ng pag-summon mo sa kanya. Pangatlo, yung cooldown ng kanyang atake, no? So medyo matagal ang cooldown ng kanyang atake, pero worth it naman kasi maganda naman ang damage niya, mataas naman ang damage niya. Now, doon naman tayo sa pros. So ano nga bang pros ng Dragon's Mage? Ang pros nga ng Dragon's Mage, maganda na agad ang atake niya, malaki agad ang AoE niya, no? Sa circle, sa first attack pa lang niya na circle AoE, malaki na. And then mapupunta pa sa main line AoE na malaki din. And then triangular AoE. Then once pagkatapos na ng triangular AoE, magiging full AoE na siya. So bale dalawang full AoE. At pag na-evolve nyo nga siya into Dragon's Mage, meron pa siyang atake na Dragon's Wrath, no, na mag-aantay tayo ng 90 seconds cooldown. So medyo matagal din, but it's still a pro dahil maganda yung atake. Now, last pro ko para sa kanya, ito ay pinakamalakas na burn unit na meron tayo ngayon. Malakas ang damage, malakas ang burn unit, malakas ang burn. So yun ang pros and cons ni Dragon's Mage. But ito na nga yung showcase natin sa kanya, no? So I do hope you enjoy this video, guys. Huwag nyong kakalimutan mag-like. Huwag nyo rin kakalimutan mag-subscribe at mag-comment na rin kayo sa comment section below kung gusto nyo pa ng Anime Defenders video. At open nyo rin pala ang mga notification bell ninyo para updated kayo lagi every time na nag-upload ako ng video. So I will see you guys in the next video. Peace! Oo nga pala, guys, maraming salamat nga pala sa lahat ng suportang ibinigay nyo sa akin. Dahil sa inyo, nag-reach tayo ng 800 subscribers. Maraming salamat sa inyong lahat. At ang goal natin ngayon ay maka-reach tayo ng 1,000 subscribers by the end of August. At once na ma-reach natin yan, meron tayong special giveaway. So, subscribe lang kayo sa lahat ng mga viewers, and I will see you in the next video.